Mga kaibigan, magsisimula na naman ako maghila ng buhok. Hila dito, hila doon, kagaya nito. Inaplayan ko na siya ng gamot. Pasensyahan nyo na yung paligid namin ha, kasi tinawag lang nila ako maggawa doon sa bahay nila ni client. Habang nag-a-apply ako ng buhok, hindi ko muna siya dinidiretso na applyan lahat. Naantay ko muna siyang maging 1 minute bago ko siya i-applyan lahat. Kasi tinitingnan ko muna ang strand ng buhok kung mayroon ba siyang damage or wala, o hindi ba siya magti-trigger doon sa gamot na ina-apply ko, o hindi ba siya magka-conflict. Kaya ayan muna, gagawin muna natin, observe. Pagpatuloy natin yung pag-a-apply ng gamot. Sa pag-a-apply ko ng gamot, nakikita nyo hindi ako nagdederetso doon sa dulo kasi ang klase ng buhok niya ay may kulay. Ibig sabihin, hindi na siya virgin. Virgin daw. Mayroon ding virgin ng hair, mayroon ding hindi. Kagaya niyan, medyo bugbog na siya sa kulay kaya hindi ko siya sinagat sa dulo para hindi siya madry lalo yung dulo. Habang nag-a-apply ako ng gamot, inoobserbahan ko din ang buhok niya kung hindi ba talaga siya nagre-react. Kasi minsan, ang gamot, hindi mo masasabing okay lang sa hair. Kasi pagdating kasi niya na binanlawan mo na siya, tapos mo na siya lahat, doon mo makikita na nang-react siya. So, kung sa kagaya ng mga hairdresser, marunong po yan magtingin ng klase ng buhok, tik ng buhok. Kung dapat ba siya ipagpatuloy o hindi yung pa-application ng buhok. Kaya ko siya nilalagyan ng tubig para iwas sunog ng hair niya. Para sa akin lang po yun. Yun ay technique ko lang. Ayun, yung sa iba hindi ko po alam kung paano nila ginawa. Basta sa akin, yan ang ginagawa ko. Hanggang hindi ko siya pinapalampas ng hair ang pag-a-apply ko ng buhok at hindi ko rin siya sinagad sa ilalim kasi yung roots niyan ay posible din na yan ang magkukos ng lagas. Yeah, hanggang ganyan lang muna siya. Apply ng gamot. Habang nag-a-apply ng buhok, inobserbahan mo yun. Ayan, nang matapos ko na siyang applyan, sinuklayan ko siya, tiningnan ko yung strand ng buhok. Kung okay lang ba siya, hindi ba siya umapikto yung gamot na in-apply ko. Chinik ko siya lahat, sinuklayan ko siya. Inairsprayan ko siya ng tubig para iwas sunog. Kasi yung tubig na nilagay ko dyan, kung strong yung gamot, pwede niyang
mabanlaw agad. Isa sa dahilan kung bakit ko siya inisprihan din ay para mag-scatter yung gamot at malagyan yung hindi nalagyan ng gamot sa kailaliman. Kasi hindi naman natin talaga mape-perfect na bawat strand ng buhok ay malalagyan. So, dahil sa tubig, mag-scatter siya at malagyan. Inisa-isa ko siyang suklayan para lahat malagyan ng gamot. Ayan na siya. After ko siyang malagyan ng gamot, isinagad ko na sa ilalim yung pag-apply ng gamot. Ayan, sinagad ko na siya. Nang matapos ko na siyang applyan, ayan, nang mga ilang minuto siya, mga 20 minutes, chine-check ko na yung buhok niya. Kung luto na ba siya, mayroon din yung luto, mayroon din hindi, mayroong hilaw, kagaya niya. Medyo luto na yung baba kasi yun ay bugbog na ng kulay. Nung matapos na ng 40 minutes, pinabanlawan ko siya, pinlow dry. Ayan, nagpatulong ako na mag-blow dry kasi nahirapan ako. Ayan na naman. Nung matry na yung buhok niya, umpisan ko na siyang mag-plancha. Habang napaplansya ka din, uobserbahan mo din yung buhok niya. Kasi sa papaplansya, didepende na rin yan po sa buhok niya. Kasi may ibang mayroong ibang klaseng buhok na hindi siya madaling plansyahin. Kailangan mo siyang idiin. At sa maninipis naman na buhok, pwedeng hindi mo siya idiin, alalay lang. At sa dulo, alalayan mo lang yung ito yung result niya pagkatapos ko siyang plansahin. Makintab na siya. Masigla na yung buhok niya. Nilalagyan ko siya ng pangalawang gamot. Itong gamot na ito ay neutralizer. Neutralizer na pang-ribat.
pinababad ko lang siya ng 20 minutes. Para mas more shine. Tapos ko na siyang ibabad, banlawan, i-blower ulit, dansyahin ulit. Nang matapos na siyang plansyahin, ito na po yung result niya. Hairy bun with Brazilian blowout. Ito yung magandang para sa may mga kulay ribbon with hair treatment Brazilian. Pagpasensyahan nyo na, mahina ang boses ko dahil dito ko sa trabaho nagbo-voice act. Makikita nyo yung sigla ng buhok at shine. Tuwang-tuwa si client. Inulit ko siyang plansyahin ulit para mas lumabas yung kintab ng buhok niya. Ayan na nga, lumabas na nga yung kintab ng buhok niya. Charan! Thank you, client, for trusting. Oops! Tapos na tayo. Advertise! Galit si Pusa. Ayan na, galit na galit. Dito tayo sa protein. Ginamitan itong protein. Kaya ko lang to ina-attach itong gawa ng hair protein. Kasi para umabot yung video ko ng 13. Sa sobrang kulot niya, yung buhok niya, inaplayan siya ng gamot. Binabad siya ng almost 1 hour para magiging straight ang buhok niya at shine. Pakita ko na lang sa inyo yung mga result dito. Pag-isahin ko na. Ayan, result for protein with protein. Protein lang pala yun. Ito yung kanina. Ribbon with hair Brazilian. Here's the result. Natapos ko na. Ito na naman, Haggard. Haggard sa pag-Judy. Dahil kasama natin sa pabablog ang magpa-cute selfie doon, eto na si selfie ako kahit hagad doon sa loob. Tcharam! This is my vlog. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you.